Detalye sa pagiging cancer-free ni Chris Aquino at tunay na kalagayan niya ngayon. You are cancer-free. Clear intestines. No visible sign of cancer. Nakangiti ang sinabi ng doktor ni Chris na si Dr. Janelle sa kanya. Mahigit isang buwan din matapos na makabalik ng Pilipinas ang queen of all media na si Chris Aquino, kasama ang anak na si Bimby at mga staff at ilang kaibigan na nagbantay at nag-alaga sa kanya sa Amerika. Ngayon na lamang muli nakabasa ng post sa kanyang social media page. Nakakapag-post pa naman siya noon kahit nasa Amerika at nagpapagaling, pero hindi niya ito nagagawa ng regular. Sa kanyang life update sa mga tagahanga, nagagawa niyang bigyan ng ideya ang mga ito, kung ano ang sitwasyon niya maging ng kanyang kalagayan at karamdaman. Noong September 12 sa biyahe nila pauwi ng bansa, isang post ang nabasa ng mga followers niya. At dito nalaman na umaasa si Chris na magkakaroon ng magandang resulta ang kanyang pagpapagamot na pinayagang gawin dito sa atin sa tulong ng ilang mga otorisadong doktor. Masaya ito na makakauwi ng Pilipinas at makasama ang mga kapatid, kamag-anak at mga kaibigan na matagal niyang hindi nakapiling. Ang lumabas na balita noong unang linggo ng buwan ng October tungkol sa di umano'y pagpapakasal niya at ng kanyang bagong boyfriend na doktor at ang paglilinaw tungkol sa kumalat na chismis na ito ay hindi sa kanyang account na basa, kundi ipinasabi sa kanyang matalik na kaibigan na dating entertainment editor. Kaya naman sabik na sabik ang kanyang mga loyal supporters kung ano na nga ba ang lagay nito ngayon at ng chemo treatment na kanyang ikinuwento noon. Kaya naman noong October 20, minabuti niyang magbigay ng update para sa mga taong gustong makaalam kung kamusta na si Chris Aquino ngayong nandito na siya sa Pilipinas. Sinabi nito sa pagsisimula ng kanyang life update na mayroon ng bagong reality sa kanyang buhay. Pinasalamatan muna niya ang mga staff ng St. Luke's Global sa BGC dahil hindi nakalabas ang kanyang pagkakakonfine noon na sinabayan ng fake news ng kanyang pagpapakasal. Natutuwa si Chris dahil pinahalagahan nila at nirespeto ang kanyang privacy. Matapos iyon ay sinabi niyang gusto niyang sa kanya mismo manggaling ang update at kwento ng mga kaganapan sa kanyang karamdaman. Ibinalita nito na siya ay sumailalim sa isang PET scan. Ito ang pamamaraan na ginagawa sa isang tao upang masuri kung siya ay mayroong sakit na cancer. Ginagawa rin ito upang matukoy kung malala o wala ang sakit na ito sa kanyang katawan. Sumailalim din siya sa chest CT scan, pati na rin sa ibaba ng kanyang mga mata, ilong at upper cheek para masuri ang kanyang paghinga at sinus passages dahil patuloy ang pananakit ng kanyang ulo at walang katapusang runny nose. Sa kanyang mensahe rin nalaman na noong nakaraang buwan pa ginawa ang check-up at pagka-confine niya sa ospital dahil matapos siyang sumailalim sa PET scan, bagsak daw ang kanyang katawan dahil sa jet lag at sa matinding sedation mula sa mga gamot. Gayunpaman, naramdaman niyang mayroong mali dahil hindi ginawa ng kanyang mga doktor ang kanilang normal rounds. Kinabukasan nang puntahan siya ng kanyang gastroenterologist, sinabi nito kung ano ang resulta ng kanyang PET scan. Wala na raw itong choice dahil kailangan niyang simulan ang pagbabawas para sa gagawing endoscopy at colonoscopy. Ani Chris, the abdominal area, specifically my colon area lit up. I'm normally very brave, but I broke down after my doctor left. My mom's oncologist had come in, and it felt surreal. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakaramdam siya ng takot at nagbalik sa kanyang alaala ang naging karamdaman ng kanyang ina at lola. Ang dating Pangulong Cory Aquino ay na-diagnose na may stage 4 cancer noong March 16, 2008, kung saan ang pangunahin ay colon cancer. Ang kanyang lola naman sa mother's side ay nagkaroon din ng colon cancer. Pareho ang blood type niya sa kanyang lola ma at kay President Cory. Ganoon din ang blood type ni na Josh at Bimby. Sa punto pa lang na ito, nahirapan na si Chris na magbigay ng update sa kanyang mga kapatid. Dumagdag pa na lima silang magkakapareho ng blood type. Subalit mas nahirapan siyang magsabi sa kanyang bunsong anak kung ano ang maaari niyang maging kondisyon, kaya pinatulog muna niya ito. Pero nagising din nang pumasok ang kanyang pulmonologist na siya ring doktor ng kanyang ina at kapatid na si Pinoy. Nabigyan naman siya ng magandang balita at sinabing tuberculosis-free siya na matagal na rin niyang ipinangangamba.
Marami kasing nakitang mga bakas o scars sa kanyang kanang baga na malamang nagmula sa kanyang pagiging COVID long hauler mula huling bahagi ng June 2024 hanggang August 2024 at mula na rin sa kanyang sakit na EGPA o Churg-Strauss, isang rare form of vasculitis na isa sa mga diagnosed autoimmune disorders niya. Matapos ang naging pagbisita ng pulmonologist na si Dr. Divina Gracia, dito na ipinaliwanag ni Chris K. Bimby ang nakita sa kanyang PET scan. Pero pinabilib ni Bimby ang ina dahil nanatili itong matatag at positive para sa ina. Aniya, "Mama, until they do the biopsy, let's trust God that you're cancer-free. Lola will make sure you'll get through this. And if ever, Mama, it's early detection." Isa ring hindi malilimutan ni Chris ay ang pagbibitiw nito ng biro tungkol sa mararamdaman ng kanyang Tito Noy kapag nagkasama na sila. "I don't think Tito Noy is excited to have a reunion with you this soon because he's enjoying the peace and quiet in heaven. You do know how you can talk non-stop." Nalaman din niya mula sa kanyang surgeon na si Dr. Mike na siya lamang ang nakakagawa na makabitan siya ng IV dahil mahirap hanapin ang kanyang mga ugat. Na alam na nito kinagabihan pa lang kung ano ang nakita nila sa PET scan ni Chris. Si Dr. Mike ang malapit sa puso ni Chris at siya rin ang nababalitang boyfriend niya na tila inamin naman ni Chris dahil sa pagsabi niya ng, "You must now have figured out who Dr. Mike is in my life." Sa puntong iyon ay ikinainis niya na hindi siya sinabihan nito matapos niyang malaman ang kinalabasan ng scan. Pero para sa doktor, alam niyang magkakaroon ng anxiety si Chris kapag nalaman ang balita, kaya minabuti nitong hindi banggitin sa kanya ang PET reading. Thankful nga si Chris sa mga taong nagdarasal para sa kanya. "I know you've been praying, but I didn't reveal what else specifically you were praying for. But God is listening, even when we're not specific, because He sees what's in our hearts." Pero not so good news pa rin ito para sa kanya, dahil posibleng magkaroon pa siya ng ika-anim na autoimmune condition. Life-threatening pa rin ang tatlo dahil maaari nitong ma-damage ang kanyang mga vital organs o blood vessels, lalo na ang artery na konektado sa kanyang baga papunta sa puso. Kapag ito ay nangyari, maaari siyang kaagad na bumigay mula sa stroke o aneurysm o cardiac arrest. Patuloy lang ang paglaban ni Chris dahil ipinangako niyang bawal sumuko. May good news naman sa kanyang pagbabalik TV. Sobra ang pasasalamat ni Chris sa mga bosses ng ABS-CBN dahil sa pagpayag nila na makatrabaho niya ang mga dating staff na sina Jasmine Palliera at Darla Soler para sa isang special show na mapapanood bago matapos ang 2024. Pero ang kwento tungkol sa kanyang pribadong buhay at bagong love life ay ibalato na lang daw sa kanya. Tiyak naman daw na imbitado ang lahat kung kailan at saan ang magiging wedding, basta hindi ito outdoors. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.